Whoops! Ano to? Ah! May damage! Wow! Oh? Dalawang box iniwan nila, damage. Ah! Malamang guys, itong damage. Ngayon, oras na naman ng trabaho. Yes! Ang pangarga natin ngayon ito, ang hulog is nasa pito. Wow! Itong hulog yata yun. Yes, here, $323. Yes, ma'am, $323. Yep. This is my bill. You write something in there to damage. You have their signature. Okay. Right, you guys. Good afternoon. Dito tayo ngayon sa Trapper's Yard kung saan magsisimula ang araw natin. Nakita naman natin yung mga previous video natin kung saan sa tayo pumunta, tapos nag-hog time tayo, ayun, family time, nagsimba. Ngayon, oras na naman ng trabaho. Yes! Ang pangarga natin ngayon ito, ang hulog is nasa pito. Itong hulog yata yun. Ang daming hulog. Wow! Ayan guys, kulang na rin ang paligo si Cortapia. Sana pagbalik ko, papaliguan naman natin yon. Ikutan natin ang mga truck natin at saka trailer. Siyempre, itignan natin sa taas yung mga marker light nya, kasi dami tayo magdadrive, tsaka ilaw na sarapan. Kumaga na naman sa awa ni Lord. Whew! Signal light. Right signal light. Yan na rin. Yun, lumaga na. Hanggang doon, sa dulo, sa trailer natin. Tapos sa ano? Natin sa likod, guys. Malamig pa rin. Hindi ko nga alam kung kailan na matatapos yun. Alright. Ilaw. Mga marker light niya sa taas. Importante yan. At sa baba, magkana. At syempre, balikan natin. Ikutan na rin natin dito. Mamaya, i-check ko yung mga gulong niya. Yung lights muna, titignan natin ngayon. Papakita ko sa inyo yung kadumihan ni Cortapia na. Masyado nang kung saan-saan napunta. Signal light sa ano naman dito, passenger. Alright. Okay. Okay, signal light dito. Yan, gumagana guys. All the way to the back. Pati yung mga ilaw sa taas, marker light sa taas, gumagana hanggang doon sa dulo. Yan. Pati yung tractor, ilaw niya, gumagana. Tapos i-check natin ng loob. Alright. Kung paano ang arrangement. Oh, punong-puno. Ipex ko lang ito. Isda ito guys, isda. Wow. Ipex ko lang itong isang to. Alright. Hanggang doon sa dulo. Oh. Ano to? Fish. Fresh water. Guys, da. Punong-puno guys. Kaso ang kagandaan nito, mayroon na naman tayong mayroon na naman tayong pakonsuelo nito. Pakonsuelo. Wow. Oh, right. Right. All right. Woo. Okay na yan. Tapos ilagay natin itong ano. Matabi mo pa, hindi naman matutumba yan.
Lagay natin dito. Bolt seal. Ano tayong bolt seal? Yan. Okay. Alright. Okay. Yan. Ilaw, gumagana lahat. Woo! Tapos kunin ko yung ano. Puno-puno pa. Kunin ko yung papel. Lamig, sakit sa kamay. Alright guys, hintar ko lang yung mga details dito, no? Dito sa aking ELD. Ayan. Pagkatapos, samahan nyo ako mag-deliver ng maraming maraming load. Yes! Alright you guys, andito na tayo sa border at just to be updated lang, no? I-scan nilang ating trailer. Yan, kita nyo naman dito, papasok kayo rito sa kanilang scanner building at i-scanin itong ating trailer. Yes! Kailangan stop for stop sign, proceed when it directed, sabi. Yata yung pasok ko dandan lang kasi baka mamay sumabit pa tayo. Okay, dito na tayo sa scanner nila. Yes! Oop. Stop. Alright you guys, dito na tayo sa kanilang waiting room. Kita nyo na yung maliit na waiting room dito. Wow! Adang, si Cordapia doon sa labas is ini-scan. Diyan yung malaking aparato nila, scan. Bigyan niya, pinakuha na rin nila ako ng ticket, oh. I-check nila kung ano yung laman. Ganyan lang. Pag hindi sila satisfied, bubuksan nila 'yan tapos pabalitan ng seal. Ano man guys, antay-antay lang tayo. Antayin lang natin. Right. Dito na tayo sa gate, mga lode. Papunta na tayo doon sa sa US. Ganun lang, saglit lang yung pag-scan nila dito sa truck at trailer. Wala naman tayong illegal na kontrabando, kaya siguro madali lang din. Ayan. Tapos tayo naman, insert natin itong ating ticket para magbukas yung ano. Ano nangyari doon? Ba't parang ang tagal niya? Ipapasok lang yung ticket . Ang tagal lang pa na. Ano kayong problema doon? Bakit ang tagal? Saglit lang dapat yun . Baka mamaya nagkaroon pa yata ng problema yung truck. Naku po. May stuck na tayo lahat dito. May mga paparating na. Nangyari doon, businaan mo. Nangyari doon, ayaw nang umalis. Kaibigan, hindi ko alam kung anong nangyari dyan na sa harapan. Ayun, anong nangyari? Hindi niya siguro lang nasundan yung pag-i-insertan. Baka bago. Alright, tayo naman ang susunod.
Pababa yan. Oh, park ko lang dito. Tapos bubuksan ko rin yung aking reaper. Yan. Saan muna natin ang ating reaper. Alright guys, good morning. Andito na tayo ngayon sa ating first drop, kung saan ang appointment natin is 6 AM. At papakita ko sa inyo yung dito tayo ngayon sa U.S. Foods Grand Forks Grocer. Ayan, Grand Forks, North Dakota, 6 AM ang ating appointment. At ang oras pa lang sa cellphone ko is 5:52 pa lang. Ayan, makikita natin. Labangan ko yung kanilang pagbukas. Pumunta na ako dun sa kanilang receiving office kaganina. Binang ko yung kanilang door. Eh wala pa naman sumasagot. May telepono rin ako. Tinawagan ko rin, di rin sumasagot. Baka alas 6 nga eksakto. May 8 minutes pa eh. Antayin ko lang at pagkatapos buksan ko yung likod. Tapos atras na ako dito sa duck. Nakaabang na rin ako sa pintuan eh. Or dito sa loading dock. Ayan. Yes! Okay, babayin ko na lang. Balihin ko yung ikat ko yung bolt seal at atras na lang tayo. Pagkatapos, pupunta tayo sa susunod na delivery. Alright you guys, ayan. Nabuksan na natin. Lagay ko lang dito sa loob ito. At para hindi liparin. Siksik natin dito. At baka liparin pa. Maghahabol pa tayo ng papel dyan sa gitna ng karsada. Yun, dun ka. Naka lang. Okay, tapos atras na tayo dyan sa door number 5 nila. Alright you guys. Andito na tayo sa next delivery natin. Pangalawang delivery natin. Wow! At tayo ngayon sa kanilang loading dock. Dun sa Grand Forks kaganina, nagbayad ako ng 147 sa Lampers. Ewan ko kung may Lampers pa rin dito. Yung Lampers yung parang pag-unload nila sa mga karga. Pero pera rin naman ng trappers yun. Kaya samahan nyo ako guys, tara, hanapin natin yung yung kanilang trams. So first time ko mag-deliver din dito eh. Ito yata yung customer check-in, yan saan ba? Main door. Ito yata yun. Harapan ba? Ito. Tensyon. Ito pala yun. Delivery? I have a delivery, sir. Okay. What? Oh. Look for a guy named Jerry. Okay, here. Yep. Thank you. Oh. I thought it's not. I have a delivery. Truffles, seafoods. Back in? No, not yet. You want me to back in? Back in the east door. This one of these doors here? No. Okay. Where is the exit? Can I exit somewhere here? Huh? Or go back there? You gotta go back. Okay, there. Thank you. Alright. Atras tayo, guys. Mabilisan lang. Para sa ganun, tuloy-tuloy ang biyahe. Alright, atras tayo sa pintuan yun. Alright
right, you guys, andito na tayo ngayon sa karsada. Yes! Yeah, papunta na tayo sa toll delivery natin. Mabilis lang din yung pag-unload sa akin kaganina dun sa second delivery natin. At meron pa tayong 15 miles mula rito sa kinaroroonan natin all the way to sa delivery location natin na pangatlo. At pagkatapos nun, ang susunod kong delivery is sa Plymouth, Minnesota, which is bukas pa ng alas 6 ng umaga. Ang haba pa yung oras ko. Hindi ko alam kung i-accommodate nila ako ngayon. Subukan kong tumawag. Kung hindi, di wala tayong magagawa. Bukas talaga yun. And guys, medyo nag-i-snow pa rin. Pero hindi masyado malamig dito. Alright. Alright, you guys. Andito na tayo ngayon sa toll third delivery. Yes! Alright. Sabi niya, shipping and receiving this area. Alright. Truck exit only yung set niya dito sa kanan. Alright. Welcome drivers. Turn left, then take the first right. Easy, easy. Easy. Okay, park muna tayo rito. Tapos papasok tayo dyan sa kanilang ano dyan. Alright, you guys, tara, samahan nyo ako. Mag-check-in tayo. Pasok tayo sa kanilang ano, opisina. Alright. Wala, hindi pa rin natinag-tinag. Hindi pa rin na matapos-tapos yata ang winter dito sa Canada or US nyo. Nag-snow pa rin. Hello. Here order Whitney Trottles. Hi. There you go. Hopefully that's all yours. I take a picture. I don't know if my with confirmation number. That's what it says here. There's a lot of number here. I will see. I will show you here with the confirmation. You see it here. That's a lot of numbers. Yeah, I know. There's always more than what we need. Yeah. And I think I have a lump first, right? I'm sorry? Lump first to pay? So you won't do that here. They're separate from us. They'll come out to the truck over when you're in the dock. It goes into the cell phone and then it can be paid by online, eh? I'll explain everything in just a moment here. Oh, yeah, yeah. Sure. Sorry okay. About that. No, I have to look up these numbers quick and then... Yeah, for sure. Once I get you checked in, it will make more sense as I'm checking in. There's a lot of picture of dog here. Wow! Yeah, they're all driver's dogs. I love dogs too, but too expensive. They are too expensive to be pet. You're all dog lovers. Ay, sa Pinas lang to, talagang mahal ang aso.
Tim Fulton. What's your trailer number? 25041 PH. PH? Yes, ma'am. Wow. Can I get your cell phone number? 204? Did you start receiving text messages from us? Yeah, I just got receiving text messages. Yeah, here. Welcome to set. Do not reply. Live trailer has arrived at set. Yeah, do not reply. Yeah, I got it. Yeah. We'll send you a text message letting you know which doctor to go to. Okay. Then you'll go up to the gate over that way. That says stop. I think I already went in here before. Yeah. I'm sorry? I already know where to go. That one right there. Yeah. Yep. Sure. Yep. So then you can open your trailer doors back in. Okay. Red light, they're working on you. Red yeah. light, they're finished. Yeah. And lumpers will come out to the truck when you're over there if they're needed. Yeah, sure. And then when you're done, you can just park in this front lot here, come back in here, and we'll sign your paperwork for you. Sure, for sure. Just wait for the text. Just wait for the text. Thank you. Thank you. Alright guys, just wait for the text. Woo! Yes! Alright you guys, nandito na tayo sa door 4. Bubuksan ko lang, sa truss na tayo. Ah, binuksan na nila. Tamang-tama, atrasan natin yung nakabukas na door na yan. Yun. Alright. Woo! Isda! Alright you guys, ayan. Nakuha ko na yung ating papeles. Natapos na tayong nanuludan. Nandito na sa akin. Permado na nila. At yan, kita nyo naman. Red sign yan. Yes! Ayun, tinawagan ko yung pang-apat nating di-deliveran. Kung pwede nila tayong i-receive today. Sabi, wala na. Sarado na daw sila. Balik na lang daw bukas. Which is bukas pa naman ang aking appointment alas 6. Kaya wala tayong magagawa. Kundi maghahanap ako ngayon ng pagpaparkingan ko overnight, tapos aagaan ko pumunta ron bukas upang siguran ma-deliver tayo para hindi tayo ma-late. So para mga kaibigan, tara, samahan nyo ako, hanap tayo ng pagpaparkingan natin overnight. Yes! Alright you guys, good afternoon, nagbabalik tayo at andito tayo ngayon sa Elm Creek Rest Area, Maple Grove, Minnesota. Ito ako sa washroom. Hinugasan ko lang yung ating kinainan, hapunan. Maraming mga nagpapark dito guys na mga truck rest area. Dito na ako nakahanap ng hihintuan ko ngayong gabi kasi bukas pa nga yung pang-apat nating delivery. Meron pala tayong 6 na delivery in total. Wow. Dinubol check ko kaganina yung mga papeles ko, 6 pala talaga. Pero anyway, kahit ganun man, maganda rin kasi 6 na hulog. Kasi yung every drop, every delivery is, ang bayad nun is $32. So 6 times is 32. Pwede sabihin natin 180 yung 30 plus sa 6 na $2. So 192 plus 200 na pakonsuelo kasi fish nga, so kulang $400 din yung extra. Wow. Ang guys, ang dami na may mga truck na nagpapahinga dito. Nandun naman si Cordapia, tapos na rin naman akong nagapunan, nakapag exercise din tayo ng konti kaganina, nagbuhat-buhat. Ngayon itutulog din natin para bukas malakas-lakas tayo. Kaya samahan nyo ako para bukas guys. Yes! Alright guys, good morning, good morning, good morning! Yes! Dito na tayo ngayon sa ating pang-apat na hulog dito sa
UOS Foods. Yan yung truck na yun, no? Nakikita natin. May sign sa kanyang ano, UOS Foods. Yan. Mga truck nila. UOS Foods. UOS Foods, Plymouth, Minnesota. Ayun, tapos na akong na-unload. Green light na tayo. Ayan. Wow! Ayun, mayroon akong babayaran parang Lumpers Pay. Ayan. Bali, ang halaga is $300,450 sa Comcheck. Gagawin ko na online ito kasi pinadala naman sa akin yung na yung express code, at pagkatapos nito pagka na-receive ko na yung resibo, aalis na ako rito, tapos kukunin ko yung ating invoice doon sa kanilang opisina. And guys, complete ko lang itong payment na to, tapos pupunta na tayo sa pang limang hulog. Yes! Alright, you guys, yan. Nakuha ko na yung papel. Patunayan. Meron ang tatak na sila ay na-receive na. Yan, at papunta na tayo sa susunod nating pagdi-deliveran, which is ano lang dito, mga 10 miles or 16 kilometer. Sabi mo na lang. Panglimang hulog natin 'yon. In 1 quarter mile. Kasi meron tayong 6 ito. Alright guys, tara, samahan niyo ako. In 1 quarter mile, turn right on 54th Avenue North. Woo! Alright you guys, andito na tayo sa panglimang hulog natin dito sa Shan Lane, Plymouth, Minnesota. Sa Morris LLC. Ayan, as you guys can see, makita mo naman. Siguro kapya, abak na ako sa loading dock nila. Mas maya-maya, aalis na rin tayo. Maaga-aga tayo. Maigi naman minsan kasi kapag maaga-aga yung ano natin yung araw natin, pagsisimulan natin para sa ganun, maaga rin tayo matapos. Pagkatapos nito, meron pa akong isang hulog, kaya samahan nyo ako, natapusin natin yung ating task upang sa ganun makita ninyo yun. At aramdaman ko rin kaganina na gumagalaw-galaw na rin sa loob sinisimulan na nila ang pag-offload. Magto 2 years na si Cordapia, malapit ng birthday niya. Ngayong buwan ng birthday niya, ang katapusan, sa pangalawang ano niya to, pangalawang taon na niya to, yun. Ipapa-safety natin, ibig sabihin, annual safety yun, every year, ibig sabihin, magto 2 years na siya. Malapit na, tatlong taong kembot na lang. Papasa atin na rin si Cordapia kapag may awa si Lord. Kay Lord, lagi lang tayo magdasal. Yeah! Alright you guys, yan. Tapos na nila tayong manlutan dito sa panglimang delivery natin. As you guys can see, pirmadong pirmado na nila. Magagandang klase ng pirma. Wow! Ayan. At bababayin natin para sarado natin ang trailer. Woo! Hindi ko alam kung ilan pa natirang palayta sa loob noong pag-alis natin sa trappers. Punong-puno yan eh. Dami-daming karga. Ngayon eh, halos ah. Tatlo na lang. Yun. Alright. Malapit lang naman tayo sa didelivery natin. Hmm.
Alright. Let's go. Puta natin dito. So guys, samahan nyo ako sa panghuli nating delivery para matapos ito, tapos magpipick up tayo ng load papuntang ano naman, Richmond o Langley, British Columbia. Let's go! Yes! Alright, dito na tayo sa kalsada guys, panghuling delivery natin ito. Samahan nyo lang ako. Take the exit on the right to Airport Road, then take the first right. Alright guys, andito na tayo sa huling delivery stop natin. Yes! Ay, si malamang ano to. Pinasok niya siguro malamang ano to. Mababang tulay. Ayun, ihanapin natin yung ano. Receiving. Park muna tayo sa gilid na, tapos maglakad tayo doon. Ayun, katulad na nagpark doon. Alright you guys, tapos na tayo dito sa binook ko na itong trailer natin para may sarado ko, tapos aakyatin ko doon sa loob yung papel ko. Yan, sarado muna natin. Okay. Whoops, ano to? Ah, damage. Oh, dalawang box iniwan nila, damage. Ah, malamang guys, itong damage na to yung pagpasok ng loader nung linutan itong trailer na to. Siguro sumabit ito doon kung saan mang sumabit dyan sa ano, kasi ito pinick up ko lang naman itong load ko na ito doon sa trapper's yard. Nakita nyo naman sa previous video natin na itong load natin ito is preloaded na doon sa trapper's yard. Ayan. Since ito yung panghuli kong drop, ito doon sa pinakaharap-harap ito. Ay, wala tayong magagawa yan. Pipicturean ko, tapos isisend ko sa kanila. Tapos itatapong ko ito. Kasi ito, itong trailer na to, dadalhin natin sa Iowa. Idadrop natin tong trailer na to, at pagkatapos pipick upin natin yung preloaded. Yan, picturean ko muna. Oh, wala tayong magagawa rito. What time is it, sir? 53? Just got your bills. Okay. Do I have to pay lump first? $323 today. Is it cash or? Nope, I can't do cash or checks, but I need a money code or a credit card. Oh yeah, I have to call them. Oh, give me that. Because I have to call them. Yep. The express code, I guess? Yep. Okay. $323 even. How much? Okay, alright. I will call them, and also there is a, I said there is a damage, eh? There is two cases damaged back on your truck. Yeah, well, yeah. So, did you mark it down in there? And then I will tell it to them. Okay, I will call them. Yeah. Yes, here, I have, I need a relay code at $323. Yes, ma'am, $323. No, it's 323. 323. 323. Yes. All right, I will do that right now. Yeah, because those
You send me those relay code, it's not enough, so... Yeah. So can you just let, you can just say it to me now so that I can write down it here because I have the paperwork that they have. Yeah, I just have to do it. Also, would you mind checking the email that I sent to Paul? Because I have two boxes there that it's damaged. I think it's when they load the product by the shipper. Yeah, I think it's hit something somewhere in there. That's why, you can see it in the bill of lading that they returned two cases. So I will going to, I also send the picture in there so that you guys can see. And I'm going to throw them probably in the garbage because this trailer will going to bring into Storm Lake, Iowa. So I'm just gonna drop in there. There's no place that I can bring that. Yeah, I'll have to find out. Can you send me that email? Because I need to send that to the customer service to see what they want. It's with Paul. You want me to send it into you with that. Okay, I will send it once that relay code you send me. Okay. Because I need to get permission from the CSR. Yeah, for sure. I need to know what's going on. Yeah, and if there's like a stamped paperwork rejecting it or. Yeah, there is. Probably they will mark it down in the bill of lading, though. Yeah. Okay, I will send you the picture, and then I will, before I throw it into the garbage, because I cannot bring that in my truck, because I don't have any freezer in my truck, a big one. So it's two boxes, so, yeah. Okay, I will, and let me know, okay, when you receive that. Okay, I will wait the express code, okay? Thank you. I will call back again in 5 minutes, eh? You know what, give me 1 second, I'm almost done. Okay, hold on. Alright, I'm just gonna write down first that express code here. Express code. Hold on, because she's working on it. Yeah. Alright, 40, thank you. Alright, 3, 2, 3. Alright, I will send it to you. The picture. Okay. Yep, alright, thank you. Thank you. Oh, bye. Here you go. Alright, so should I put my date is 3/9/23. Okay. All right. So we'll get back to that at some point here. If you said you can't take it, you can't take it. No, I'm dropping the right. Well, my guy will be down there for 5 minutes. On the drop trailer. I don't know. You usually put returns on that other trailer anyway. Well, we try to give him the live ball. I always start giving him the drop trailer because the live guy would stop over there with refusal. Yeah. So, you should be good to go in like 5 minutes. Okay. You still in the door right now? Yeah. There you go. Just like the time I walk out there. Hopefully, you should get locked in. The guy's just going to the jack, and he'll go there and pull it off. It's nice when we could go on the dock. Yeah. Just be able to go out there and help get my hand a little bit and take care of stuff. Yeah, and I'm kind of right in the middle of all that, too. Like, where there's definitely advantages for you guys on the dock for some of the smaller loads. All those little when you get the loads that are 70 pallets, then we kind of like the hub lumpers do it because some guys will take, you know, 10 hours to try to get those down. That. Yeah, a guy comes in with 4 pallets, 5 pallets. I like that too. The guy can come down there and pull it off real quick and not tie everybody up. But take care of a little thing. My word don't matter. I feel sorry for her. She has to make so many phone calls in there just to try to get something little done. That's a long number though. I remember when we all broke it down in here. I do remember. I heard that was hell. Yeah, I heard they never like the dock guys coming here breaking down. Good thing you guys do that in here. Sometimes other company just gonna send us email, text in the phone, and then you're just gonna do it online. Yeah, it's easy for you guys. You guys just start doing that thing too. And then this COVID hits, and now we can't get back on. I mean, we haven't been back on the dock at all. Even with the subject count, it's just nice. Yep. Well, like that pile up there. Yeah. If the driver would have been on the dock, he could have. This is my bill. You write something in there to damage. You have their signature. Yep. Okay. Just have a seat, please, and wait for the lumper receipt, and that's the process, okay? Oh, sure. I'm just gonna wait here. Yep. Okay. They don't want to hear it from me, so. Okay. Well, I appreciate it. Thank you.
Alright, you guys, nakuha ko na yung papel at saka yung lumpers fee na umabot ng $323 yung lumpers fee, yung pag-unload. Isasend ko pa sa kanila yung paperworks na to na may damage tayo at yung picture hindi ko pa tinatapong kasi baka kung ano pang plano nila dyan eh. Antayin ko pa yung plano nila sa ano na yan, sa product na yan, bago natin tuloyang idire-diretsong itapon. At antayin ko muna sila bago ako umalis dito, guys. Antayin lang tayo. Alright mga kaibigan, ano, ayan, na ipadala ko na yung mga kaukulang papeletos sa ating company, sa aking dispatch, pati yung picture ng damaged product at ganun din yung bill of lading na nakasulat doon, yung code number ng product. Ayan, at sila nang bahala makipag-coordinate mismo from the ano, yung shipper dito sa consignee kung paano yon. Wala naman tayong kasalanan doon siguro kasi hindi naman tayo ang nag-load, kumbaga hindi naman natumba yung product. Fault na siguro yun ng ano ng nag-ship. Pero ewan ko kung ano sasabihin nila sa akin. For the meantime naman, since tapos na ako rito, tapos na tayo sa anim na hulog natin. Wow. Gawin na natin ulit yung pangalawang task natin, which is dadaling ko ang trailer na to sa Storm Lake, Iowa, at pipick up tayo ng preloaded doon papunta ng Langley, British Columbia. Mga tatlong araw na naman ang travel natin, guys. Kaya stay tuned, kita-kita ulit tayo sa susunod na video vlog natin. Maraming salamat sa inyong walang sawang pagsuporta at panunood sa video vlog nila, Kai. Thank you talaga. Peace up, guys. Bye. Lakai Pinoy Tracker.